Alright, positive day, Gilibers. This is Dr. Gigi Sunga from my Gigi's Project. Magandang gabi sa lahat mga Gilibers natin. And it's the first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. Alright, so late na tayo ngayon mag-start kasi wala orilo. Kakatapos na ating online coaching from Taiwan. Hi sa'yo, ma'am. Thank you very much for the time na nakapag-share ako sa'yo. Napagplano kami ng how to save, invest, yan. So, from Taiwan, thank you very much. So, doon sa mga OFW na gusto magpa-coach, pwedeng online, or dito sa Pilipinas, yung mga nandito sa Pilipinas, pwede pong personal, or pwede rin online. So, message mo lang ako sa aking happy page, Dr. Gigi Sunga, and happy account, Gigi Sunga. Alright, so, yan. So, nakalungkot, lalo na sa mga nasa business industry, sa ating lahat siguro, yung pagpano ni Sir Henry C, di ba? So, ako personal, nalulungkot ako kasi isa siya sa, kumbaga, isang legend sa negosyo. Isang tao na alam mong kapupulutan mo ng maraming aral sa buhay. So, lalong-lalo na sa negosyo, okay? So, yung pagpano ni Sir Henry C. So, ano ba yung pwede natin makita kay Sir, na, kay Sir Henry? Ganito, just 2 years ago, nagsimula akong manood ng video about him, panoorin yung kanyang mga ginawa, how he started from mula sa mga sapatos hanggang sa mabuild niya yung binago niya yung landscape ng department store natin, nagkaroon yung SM. So at yung tao sumaya siya because of SM. I mean, ordinaryong tao, nakapunta siya sa SM, so doon niya na lahat na enjoy yung buhay niya, di ba? So, nakapanood siya ng movie, nakapag-shopping, nakakain na with the family. So, nagkaroon tayo ng isang lugar na kayang abutin ng bawat Pilipino. That's SM. Nakasama yung family niya, kasama yung mga kaibigan niya, na nagagawa niya na doon sa isang lugar yung gusto niyang gawin. Okay? So, naganap yan because of Henry C. Okay? So, nag-interested ako sa buhay niya. That was 2 years ago. So, hanggang sa may mga nasishare na rin ako seminar na mga best strategies, practices ni Sir Henry in terms of business. So, pero meron akong isang gustong i-share na strategy, lalo doon sa mga nag-start mag-negosyo, na pwede nating gayahin kay, mula kay Sir Henry. So, ano ba yung business strategy niya o sa ginawa niya para mas lumawig pa ang kanyang negosyo? And actually, it's one of the reasons bakit talaga nag-venture na siya sa iba't ibang business. Ang dami na, di ba? Hindi lang sa SM, pati sa banking, health, real estate. So, ang dami niya na rin mga negosyo na meron siya na pinasok. Okay. So, there's one secret niya na pwede mong gawin if you're just starting your own business. That is, he use leverage. Alright? So, isa sa sikreto niya yan. Kaya mabilis ang pagdami, di ba? So, he's using other people's time, effort, and of course, skills and intelligence, di ba? So, para mas matulungan siyang mag-conceptualize, para mas matulungan siyang magawa yung gusto niya. Ang dami niya kasing gustong gawin. Kaya, ang dami niya ideas, di ba? So, he used other people's time. Kasi limited lang time ng tao. Remember, meron lang tayong 24 hours. Okay, so sa case niya, ang dami niyang gustong gawin, ang dami niya pang gustong negosyong sinimulan. So, he used leverage. Alright? So, sa lahat ng mga gusto mag-start ng negosyo, dyan lang sa tabi-tabi, if you are thinking right now, so, kung natanong mo, nabalitaan mo, si Sir Henry C, wala na siya ngayon, pero may iniwan siya isang strategy na pwede mong gawin. You try leverage. So, if you want to start your own business, meron kang hindi kayang gawin, wala kang time, there are other people out there na merong skill na kaya kang tulungan. There are people out there na meron time na kayang gumawa para sa'yo. Okay? So, hindi dapat maging hadlang yung your capacity to do technical things o yung wala kang time. Like kanina, may kausap ako, I want to re-register kasi na-register ko na siya. Pare-register ko siya uli sa pangalang gusto ko, yung I Can Change Project Training and Coaching. So, dahil siyempre wala tayong time, nasa school tayo, and pag wala naman tayo sa school, nasa seminar tayo, nasa vlogging, nasa coaching, sa iba't ibang lugar, kagaya may mga pupuntahan tayo, Feb 9, nasa SMR tayo, Feb 10, nasa Bulacan, Feb 16, Taytay Rizal, Feb 25, baka nasa ano tayo, Nueva Ecija. So,
marami tayong pinupuntahan pag walang pasok. Okay, so hindi ko maasikaso talaga yung pagpaparegister. But of course, I want to register it kasi it's a business, so we want to go to legal things. Pero yung before ko po, nakaregister po yon, GDS, okay? So sasabihin, ang ano ko po ay, so kumuha ko ng tao na mag-aasikaso, magbabayad na lang ako. So that's example of leverage, okay? So ginamit ko yung time niya, siya yung pupunta sa barangay, sa DTI, sa BIR, so lahat na lalakarin niya hanggang sa matapos. Okay? So, that's leverage. And for example, kanina rin, hindi ko na kaya mag-edit ng mga videos ko. So, yung pamakinong nag-e-edit. So, hindi ko na kaya mag-edit. Bukod sa hindi ko alam technical skill, wala na rin akong time. So, I leverage. So, ginamit ko yung isang tao, nagbayad na lang ako. So, something like that. Kung may idea ka, pwede mong gawin na mag-leverage ka. Okay? You hire people to help you do the task. Kung dahil mong idea, di mo masimulan, wala kang time, you're working, o busy ka sa ibang bagay, sa passion mo, di ba? So, pwede mong gawin yan. So, you just have to, you know, yan. So, ano ka lang, gayain mo lang yung ginawa ni Sir Henry C. sa business. So, try leverage, okay? So, try natin, tandaan natin, ito isa sa mga sikreto ni Sir Henry C. na pwede nating gawin. Okay? So, thank you very much, Delivers. Share this video sa lahat ng makibigan natin. Kahit OFW, dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.